compost. Isang natural na abono sa lupa na kailangan natin para sa organikong paraan ng pagpapalaki, pagpapatubo ng ating mga halaman sa garden. Kung tayo ay nasa syudad, sa urban area, halimbawa, medyo may kamahalan pag lagi tayong bibili ng compost na iyahalo sa ating lupa. Kaya naman in this video, I will share with you how to make your own compost using a bucket or a large container. Hello fellow growers, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Kung nakatira ka sa isang apartment or sa isang condominium at maliit ang iyong lugar, pero at the same time gusto mo pa rin mag-produce ng sarili mong compost para sa iyong mga halaman, ang unang kailangan dyan ay magkaroon tayo ng container. Pwedeng mas malaki dito or pwedeng mas maliit, depende sa iyong pangangailangan. Ang unang gagawin natin sa container ay lalagyan siya ng mga butas. Ayan, kagaya po niya. So itong container na ito ay matagal ko nang ginagamit. Ayan, biyak-biyak na siya at may mga tape na. So paulit-ulit ko lang siyang ginagamit. So bukod sa butas sa ilalim, pwede mo rin siyang lagyan ng butas sa gilid. Pwede mo siyang damihan, dagdagan ang kanyang butas. Sa pag-compost po kasi, ang kailangan natin ay magkaroon din siya ng aeration. Kasama ng aeration, yung kailangan din siya magkaroon ng init. At bukod sa dalawang yon, meron pang dalawang mahalagang ingredient na dapat nating maibigay. Kagaya po ng carbon at nitrogen na tinatawag. Ito po yung dalawang main ingredients. Ito yung mga pila to yung dahon, halimbawa, papel. Ayan. Yan po yung tinatawag na dry material at yan po ang nagpo-provide ng carbon. Ito naman yung nagpo-provide ng nitrogen. Itong mga sariwa, halimbawa yung mga kitchen scraps natin, ano po, yung mga pinagtabasan ng gulay, yung mga hindi kailangan sa garden, halimbawa gusto mong mag-prune, magtabas ng damo, halimbawa pwedeng ihalo para green. Ang nitrogen po, na composition nito, lahat ay sariwa. Samantalang ang carbon naman, lahat ay tuyo. Kagaya nito. So silang dalawa lang ang paghahaluin para makapag-produce tayo ng compost. So i-demo na natin. Ang unang ilalagay po natin sa ilalim ay yung tuyo. Kung meron mga puno sa paligid ninyo na naglabagsakan ng mga tuyong dahon, lalo ngayon sa panahon ngayon ay taglagas. So pwede po ninyong itabi yung mga dahon na yan. Pwede ninyong gawing mulch, pangtakip sa ibabaw ng lupa para manatili ang moisture. At pwede rin ninyong ihalo sa compost kagaya ng gagawin natin dito. So pagkatapos unahin ang brown materials na sa ilalim siya, ilagay na po natin yung fresh materials, yung green materials na tinatawag. Paano ba ang composition ito? Paano ba ang balanse? Well, sa paggawa po ng compost, dapat ay mas marami ang brown materials. Itong mga dahon, itong mga tuyo na tinatawag. Kaysa doon sa green. Pag mas marami ang nilagay natin ng mga sariwa, ang tendency po ay magkakaroon ng amoy ang inyong compost bin. Magtatagas din siya dahil habang nabubulok ang mga sariwa ay maggagawa ng likido. So baka maitanong ninyo bakit marami ako dito na pinagtabasan ng gulay. Meron po kasi akong suki sa palengke na binibilihan ko at humihingi ako sa kanya ng mga pinagtabasan ng kanyang gulay. Tinatapon lang po nila ito pagdating ng gabi. Kaya kung meron kayong kakilala sa palengke nagbebenta ng mga gulay, halimbawa, ayan, pwede rin kayong makahingi para maagawa ng inyong sariling compost. Pag kasi sa kusina kulang ako aasa, ay kulang po ang makukuha ko lang na pinagbalatan ng mga gulay. Pwede rin yung ihalo dito ang mga balat ng itlog, balat ng saging, lalong-lalo na maganda po yan para sa added calcium na makukuha sa inyong compost. So dapat mas marami ang brown. Pag naman masyadong kaunti ang ating green materials, ang tendency naman ay matatagalan ang pag-compost. So dapat po medyo balance rin siya. Bukod po sa mga tuyong dahon, pwede rin ihalo ang mga papel.
dyaryo, halimbawa, putol-putulin lang siya para mas mabilis siyang matunaw. Basahin lang ng tubig. Kailangan niya po yan para makatulong sa decomposition, sa pagkabulok ng ating mga materials. Pagkatapos ay takpan. Ngayon, itong ating container, ilagay lang ito kahit sa naaarawan, okay lang po siya na ilagay. Kasi isa sa nakakatulong din para mapabilis ang pagkabulok ng mga nilagay natin ay ang init. So, doon sa naghalo sa loob, magkakaroon siya ng init at yun ang makakatulong din para sa kanyang mabilis na pagkabulok. Ngayon, every now and then, after a few days halimbawa, bubuksan mo siya para makasingaw yung kanyang init at hahaluin. Haluin lang po na kagaya niyan. Pag nakita nyo na natutuyo na siya, kulang na ang tubig, basahin lang siya ulit. At tapos ay takpan na uli siya. Ngayon, dahil mayroong butas sa ilalim ang ating container, ang tendency po niyan siyempre ay tutulo. Kung kayo ay nakatira sa condominium halimbawa or sa apartment at ayaw ninyo na may tumutulo sa ilalim, lalo na at yung tumutulo ay medyo nabubulok na, pwede kayong maglagay ng pangsahod sa ilalim kagaya po nito. Ngayon, habang nagko-compose siya, yung masasahod na likido sa ilalim ay pwedeng idilig din sa halaman, ihalo sa tubig na ididilig halimbawa, or nasa sa inyo po yon kung gusto rin ninyong itapon na lang. Isa sa kadalasang tanong ay pwede bang magdagdag dito sa compost bin? Pwede naman pong magdagdag, walang problema yon. Basta huwag lang maghahalo ng mga ulam, halimbawa yung karne, huwag po yahalo yan, ang kanin lamig, huwag yahalo yan. Yung mga niluto na, kahit gulay pa yan, pag naluto na ay huwag yahalo dahil ang tendency ay magkakaroon ng uod ang inyong compost bin. Pwede bang maghalo ng lupa dito sa compost bin? Pwede rin po. Walang problema kahit maghalo tayo ng lupa dyan. Pwede rin maghalo halimbawa ng pinatuyong dumi ng baka, manok, kalabaw. Pero sa ganung sistema, mas maganda po na yung mga dumi halimbawa ng baka, manok, kalabaw, idiretso na nating ihalo sa lupa kaysa dito sa compost bin para mapakinabangan agad ng ating mga itatanim. Huwag lang hahaluan itong compost bin ng dumi ng hayop na kagaya ng aso, pusa, ano po, at daga, lalo na kaya dapat lagi siyang nakasara para hindi siya maihian, mataihan, madumihan ng daga. Ngayon, meron din nagtatanong, pwede bang lagyan ito ng bulate? Pwede rin pong lagyan ito ng bulate kasi yung bulate po ay kumakain ng mga nabubulok na bagay, kagaya po ng gulay. Pag nabubulok na yan, kinakain yan ng bulate. Ngayon, ang pwede natin itanong, bakit pa tayo maglalagay ng bulate kung kakainin din lang niya yung ating kinocompost? Well, ang isa pong benefit kasi ng bulate ay yung kanyang casting, kanyang ipot na tinatawag. Tawagin po yon ay vermicast. At ayon sa maraming pag-aaral ay mas maganda ang vermicast kesa sa compost na ganito. So, pwede po tayo maglagay ng bulate. Kaya lang, yung ating container dapat ay nasa lilim. Huwag nating ibibilat sa arawan kasi po ay mamamatay ang bulate sa init. Isa pang paraan dito sa ganito pong pag-compost, kung meron kayong lupa, pwede rin siyang ibaon sa lupa para pumasok ang mga bulate doon sa butas. Pwede sa ilalim at pwede sa mga butas na nasa gilid, ipapasok ang bulate at tutulong siya na mabilis na ma-compost ang inyong mga materials na inihalo dito sa bucket or sa container. Gaano naman katagal bago maka-harvest ng compost dito sa iyong compost bin? Well, ito po aabutin minimum 2 months
sa loob ng 3 buwan, makaka-harvest ka na sa kanya. Maximum po up to 5 months para makompleto lahat yung buong cycle. Kung gusto nyong mapabilis ang pag-compost, dapat siya ay nakabilad sa arawan para magkaroon ng init. Pag siya ay nasa lilim lang, ay medyo matatagalan po ang kanyang pag-compost. Isa pang paraan, gaya na nabanggit ko, para mabilis ang composting, kung siya ay nasa lilim, ay magkaroon ng bulate. Ilagay lang siya sa lupa o ibaon sa lupa yung kalahati, halimbawa, ng inyong container. At pagkatapos ng ilang buwan, eto na, meron ka ng compost na ma-harvest at pwede mo nang ihalo sa iyong lupa. Pwede rin siyang direktang pagtaniman, pagpatubuan ng buto. So hindi mo na kailangan bumili ng compost. Pagka kasi nasa urban area tayo kagaya ng Metro Manila at bibilit pa tayo palagi ng compost, ay medyo may kamahalan din. At kung minsan ay parang hindi na siya practical. Kaya dapat po ay matuto rin tayong gumawa or at least ma-augment natin yung ating pangangailangan sa compost sa pamamaraan na tayo mismo ang gagawa ng sarili nating abono or pataba sa lupa. Organic pa siya. May mga natira pa ako dito na galing sa palengke, so ihahalo ko dito sa aking mas malaking composting area. Mukhang mahina ang benta niya ng kalamansi. Marami siyang sirang kalamansi na nahinog na at kanya nang itinatapon. At yan po ang ating video kung paano gumawa ng inyong homemade compost gamit ang bucket or large container. Maraming salamat po sa panonood at pasensya na sa ingay sa paligid. And hope to see you in my next videos. Bye-bye!